This is a work of fiction. Names, characters, business, events and incidents are the products of the author's imagination or are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Mama, gusto ko po ng cotton candy. Pangungulit ng batang lalaki sa kanyang ina habang nasa plaza sila. Araw iyon ng Linggo at kagagaling nila sa simbahan, dumalo sila ng misa na siyang nakasanayan ang gawin ng kanilang pamilya. Puro ka na lang matamis. Hindi maganda sa kalusugan mo yan. Ang mabuti pahalika na, hinihintay na tayo ng papa mo. Sagot ng kanyang ina. Pero imbes na sumunod, umiyak ang 5 taong gulang na batang lalaki. Sa murang edad ay nasanay kasi siya na nakukuha ang lahat ng gusto niya. Alam ng mga magulang niya na mali, kaya habang maaga pa ay sinusubukan na nila itong turuan ng tama. Mama, cotton candy. Malakas na pag-iyak pa nito at agad na umupo sa lapag, na tila ba walang balak na sumama sa kanyang ina. Ang tigas talaga ng ulo mo. Bahala ka. Kapag hindi ka pa tumayo dyan, iiwanan kita. Singhal naman ang kanyang ina, na parang napapahiya na dahil may ilang mga tao na rin ang nakatingin sa kanila. Isa. Pagbibilang pa nito, pero mas nagmatigas lang ang bata at mas lalong lumakas ang pag-iyak nito. Ilang sandali pa ay may isang lalaki ang lumapit sa kanila, may dala itong cotton candy at agad na lumuhad sa harap ng bata. Hindi ito nagsalita, pero nakangiti nitong inabot sa bata ang hawak. Agad namang tumigil sa pag-iyak ang bata bago tinanggap ang cotton candy. Hindi pa siya nakakapagpasalamat ay tumayo na ang lalaki at naglakad palayo. Wala namang ibang nagawa ang bata kung hindi ang tahimik na titigan ang likod nito. Marahan kong iminulat ang mga mata ko nang tumama ang sikat ng araw sa mukha ko, na nagmumula sa nakabukas na bintana ng kwarto. Saglit muna akong tumitig sa kisame, at huminga ng malalim bago umupo sa kama. Hindi ko maintindihan kung bakit paulit-ulit akong binibalikan ng panaginip na yon. Hindi ko nga alam kung totoong nangyari ba yon, o gawa lang ng imahinasyon ko. Ganon pa man ay hindi ko nalang masyadong binigyan pa ng pansin. Nagmamadali naman ako na tumayo, tapos ay excited na binuksan ang laptop ko para mag-check ng email. Ngayong araw kasi ang 4th week ng manuscript na sinend ko sa isang publishing house, at excited ako na makita ang resulta. Mr. Ignacio, we regret to inform you that your manuscript was rejected due to following reasons. Napabuntong hininga na lang ako, bago nagpas siyang isara na ang laptop at hindi na ituloy na basahin ang email. Oo na, alam ko na, bulong ko pa habang napapailing. Nagpa siya ako na dumiretso na sa banyo, para maligo at magbihis, tapos ay lumabas na sa kwarto para makakain na ng agahan. Ako nga pala si Priam Ignacio, 23 years old at graduate ng kursong Business Management. Isang taon na rin akong tapos sa kolehiyo, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ako naghahanap ng trabaho. Madalas na nga akong tanungin ang pamilya, kamag-anak, o mga kaibigan ko kung anong balak kong gawin. Lalo na't karamihan sa mga kabatch ko ay may magaganda ng trabaho. Pero ang madalas kong sagot ay ine-enjoy ko muna ang buhay, lalo na't ilang taon din akong walang ibang ginawa kung hindi ang mag-aral. Kahit pa ang totoo, wala lang talaga akong balak na maghanap ng trabaho kasi nga ay tinatamad pa ako, at iniisip ko na bata pa naman ako at marami pang oras. Kapag nga may family reunion kami, o kahit pa kasama lang namin ang ibang miyembro pa ng pamilya namin, laging ako ang puntirya ng mga tito at tita ko, at kinukumpara sa mga anak nila. Alam ko na madalas napapahiya sina mama at papa dahil sa akin. Nakakatuwa naman kasi ay kahit na ganoon, ako pa rin ang paborito ni Lolo at hindi ko alam kung bakit. Isa na siguro yon sa rason kung bakit naiinis sa akin ang mga tito at tita ko. Arnaldo ang pangalan ni Papa, at isa siyang engineer na nagmamay-ari ng sarili niyang firm. Hindi naman kalakihan yon, pero marami naman silang mga kliyente. Feli naman ang pangalan ni Mama, at isa siyang nurse.
Hindi kami mayaman, pero may kaya kami sa buhay, tapos ay mag-isang anak lang ako, kaya naman lumaki talaga ako na naibibigay nila ang mga gusto ko. Kung ako ang tatanungin, pangarap ko talaga na makilala bilang isang writer, o novelist, o book author kung tawagin ng iba. Gusto ko na makapag-publish ng sarili kong libro, at kumita habang ginagawa ang passion ko. Kaso sa panahong ito, sobrang hirap makahanap ng publishing company na hindi popularity ng author ang tinitignan, sa totoo lang, ilang beses ko na rin sinubukan, at ilang beses na rin akong na-reject. Good morning ma, anong almusal? Agad na tanong ko nang makita si mama na nasa may sala at hinihilot ang magkabilang paa. Hindi ako nakapaghanda ng agahan kasi masama ang pakiramdam ko pagka-uwi ko. Pero pinilit ko naman ang magluto ng tanghalian. Ang mabuti pa ikaw na ang magdala ng pagkain sa papa mo, nakahanda na yon. Iyong paper bag sa may mesa, hindi rin kasi yun nakakain ng agahan. Kape lang ang ininom bago pumasok sa trabaho, mahabang sagot ni mama kaya agad akong napangiwi. Bakit ako, ma naman eh? Agad na reklamo ko pa sa utos niya. Anong ma naman? Aba Priyam, konting tulong lang itong hinihingi ko, magre-reklamo ka pa? Wala ka nang ang ginagawa dito sa bahay, kung hindi ang kumain at matulog, tapos tanghali ka pa nagigising, ganyan ka pa. Galing ako sa panggabing trabaho, at magdamag akong nakatayo pero pinilit ko pa rin kayong ipagluto kahit na masama ang pakiramdam ko. Kung kaya ko lang gawin, sa tingin mo iaasa ko pa sayo gayong alam ko naman na tamad ka? Mahabang sermon niya sa akin. Oo na. Ang dami pang sinasabi eh. Naiiritang saad ko. Baguhin mo ang ganyang ugali mo Priyam. Masyado ka nang umasa sa amin, alam mo wala naman sanang problema kung kahit na papaano naaasahan ka namin dito sa bahay. Ang kaso hindi eh. Kapag kami ng papa mo ang nawala, ikaw rin ang kawawa. Ang paninermon pa sa akin ni mama habang naglalakad na ako papuntang kusina. Saglit akong natahimik kasi ay alam kong may punto naman siya. Hindi ko ba kasi maintindihan sa sarili ko kung bakit ganito ako. Alam ko naman na mali, pero para akong isang bata na sobrang hirap turuan at pangaralan. Daig pa nga ata ako ng isang bata, sila kasi ay nakikinig at sumusunod agad kapag napagsasabihan na. Ako, heto, hindi natututo. May mga pagkakataon na sinasayang ko ang oras sa pag-browse sa internet or mga social media, o kung hindi kaya ay nagsusulat ng mga kwento sa mga kilalang writing platform, kahit na wala namang talagang nakakapansin ng mga gawa ko. Imbes na gawin kong productive ang araw ko, madalas ay mas pinipili ko na humilata at walang gawin, o kung minsan din ay mag-ubos ng oras sa mga online games. Kapag naman may mga inuutos sa akin ang mga magulang ko, madalas kong naririnig sa kanila na nagiging paniki o ibon daw ako. Madalas kasing sagot ko ay bata ko, o kung hindi kaya ay maya na. Aminado rin ako na mula pagkabata, hindi talaga nila ako nauutusan ng maayos. Susunod lang ako kapag alam kong galit na sila, at may halo pa yung reklamo. Ilang beses ko na rin narinig na nag-uusap ang mga tita ko minsan, sinasabi nila na tamad nga ako at walang sense of responsibility. May mga pagkakataon pa nga na sinisisi nila ang mga magulang ko sa paraan ng pagpapalaki nila sa akin. Kaya wala rin talaga akong kasundo sa ibang miyembro ng pamilya namin. Pagkarating sa kusina ay hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon na kumain habang nagso-social media. Wala naman akong kausap, basta nagba-browse lang at nanonood ng mga random videos. Priyam, hindi ka pa ba tapos dyan? Mag-iisang oras ka nang nakaupo sa hapag, alas 12 na at baka gutom na ang papa mo. Narinig kong wika ni mama pagkaraan ng ilang minuto kaya agad akong napalingon sa kanya. Heto na nga. Nakasimangot na sagot ko at tinapos na ang pagkain. Narinig kong napabuntong hininga na lang si mama at napailing bago naglakad pabalik sa sala. Pagkatapos kong uminom ng tubig ay hinila ko na ang paper bag na nasa mesa at nakasimangot pa rin na naglakad palabas ng bahay. Habang naglalakad papunta sa may kanto ng subdivision ay napadaan ako sa isang malaking bahay.
Nakabukas kasi ang malaking gate nito. Kumunat ang nuo ko kasi ay dito na ako sa subdivision lumaki, pero wala akong natatandaan na nakatira doon. Nagdahan-dahan ako sa paglalakad habang nakatingin sa loob noon. Ilang sandali pa ay may isang matandang lalaki ang lumabas. Napalingon siya sa gawi ko kaya naman muli na akong nagmadali sa paglalakad at umakto na hindi ko siya napansin. Pagkarating naman sa kanto ay kakailanganin kong tumawid sa kalsada para doon makapaghintay ng masasakyang jeep o tricycle. Konti lang ang dumadaang mga sasakyan kaya malakas ang loob ko na tumawid. Pero sobra akong kinabahan nang sa isang iglap, nakita kong paparating ang isang rumaragasang truck. Para akong nagugat sa kinatatayuan ko, iniisip kong tatakbo ba ako pabalik o tatakbo para ituloy ang pagtawid. Sa huli ay wala akong nagawa. Mabilis kasi ang sunod na mga nangyari. Narinig ko na lang ang nakakabinging busina ng truck, maging ang malakas na impact na tumama sa katawan ko. Dinig na dinig ko ang malakas na sigawan ng mga tao, lalo na nang bumagsak ang katawan ko sa kung saan. Hindi ko maintindihan, pero wala akong kahit na anong maramdaman. Bigla lang bumalik sa likod ng alaala ko ang lahat ng masasayang naranasan ko mula noong bata pa ako. Maging iyong mga pagsagot ko sa mga magulang ko at pagrereklamo, para lang hindi mautusan o kung hindi kaya ay makuha ko ang gusto ko. Gusto kong gumalaw, pero hindi ko magawa. Kaya sa huli ay wala akong ibang nagawa kung hindi ang tumitig lang sa kulay asul at nakakasilaw na kalangitan, hanggang sa hindi ko namalayan na unti-unti nang nagdidilim ang lahat. Marahan kong iminulat ang mga mata ko, at unang bumungad sa akin ang kulay puting kisame. Napahinga ako ng malalim sa ideya na panaginip lang ang nangyari, pero agad na kumunat ang noo ko nang makita si mama na umiiyak, habang nakatingin sa kama na inuupuan ko. Ma, ano pong nangyayari? Tanong ko, pero wala akong narinig na kahit anong sagot na para bang hindi niya ako narinig. Mabilis ko pang iginala ang paningin ko sa paligid, at agad kong napansin na nasa ospital pala ako. Teka, totoo ba na naaksidente ako? Hindi ko alam. Ma, ano pong nangyayari, bakit po kayo umiiyak? Okay lang po ako, saad ko ulit. Agad pa akong tumayo, para hawakan ang braso niya, pero tila ba hangin na lumampas lang yon. Muli kong iginala ang paningin ko sa paligid, at mahina akong napasinghap nang makita ang sarili ko na walang malay na nakahiga sa kama. Maraming tubo ang nasa katawan ko, at bukod doon ay puno rin ako ng mga sugat at gasgas sa katawan. Hindi, hindi. Panaginip lang ito. Nananaginip lang ako, puno ng takot na bulong ko sa sarili ko. Bigla kong naalala ang laging sinasabi sa akin ni Lola noon, na kapag binabangungot daw ako, ipikit ko lang ang mga mata ko at bumilang ng tatlo, at pagmulat ko sa mga mata ko ay magigising na ako at babalik sa realidad. Agad akong huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili, tapos ay pumikit. Isa, paninimula ko sa bilang. Dalawa, dagdag ko pa. Tatlo, saad ko, bago muling iminulat ang mga mata. Pero wala namang nangyari. Agad na may namuong luha sa mga mata ko, at pumikit ulit para magbilang. Ilang beses kong ginawa yon, pero wala namang nangyayari. Hindi ito panaginip. Hindi ka nananaginip, agad pa akong napalingon para sundan ang boses ng nagsalita. Agad kong nakita ang isang matandang babae na may hawak na tungkod. Hindi ko alam kung dirty gray lang talaga ang suot niyang bistida, o sadyang madumi lang yon. Tapos sa dulo ng hawak nitong tungkod ay tila isang orasan, may suot din itong mga kwintas at mga bracelet na may mga orasan. Kung ako ang tatanungin, ay mukha siyang baliw sa suot niya. O kung hindi kaya ay dadalo ng Halloween o costume party. Nasa gitna ka ng buhay at kamatayan, dagdag pa nito, kaya sarkastiko akong natawa. Hindi, panaginip lang ito. Giit ko naman, muli akong pumikit at paulit-ulit na nagbilang, pero sa tuwing imumulat ko ang mata ko, ay ganun pa rin ang nakikita ko. Rinig na rinig ko rin ang masakit na pag-iyak ni Mama. Ano ba? Panaginip lang ito. Paano ba ako magigising? Naluluha na sigaw ko pa.
Kung tutuusin ay wala ka naman talaga dapat sa mundo. Masyado lang akong nanghimasok at nakialam sa tadhana, saad nito bago ngumiti sa akin. Mahakali ang pangalan ko. Ako ang Oras Priam, at ako ang rason kung bakit nabuhay ka. Ako ang rason kung bakit nandito ka ngayon. Ngunit tila maling desisyon na dinaya ko ang oras, kasi ikaw mismo ay hindi naman ito pinapahalagahan. Kaya nandito ako, para bawiin na ang oras mo sa mundo, dagdag pa nito. Wala akong pakialam kahit na sino ka pa, kasi hindi ka naman totoo, at alam ko na panaginip lang ito, sigaw ko ulit. Ilang minuto na lang ang meron ka, at pagsapit ng alas 12, tuluyan ka nang mawawala. Titigil na sa pag-ikot ang oras mo. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin sa mga magulang mo, kahit pa hindi ka naman nila maririnig. O kung hindi naman, pakinggan mo ang kanilang pag-iyak, para maramdaman mo rin ang sakit na nararamdaman nila ngayon, mahabang saad pa niya, na hindi pinapansin ang sinabi ko. Bigla akong nakaramdam ng takot sa narinig, at labis na sumasakit ang ulo ko sa mga nangyayari. Hindi ko tuloy alam kung panaginip o bangungot pa ba ito, o kung totoo talaga. Ang dami kong masasakit na sinabi sa kanya, nang inutusan ko siya na dalhan ka ng pagkain. Kung alam ko lang, sana ako na lang ang gumawa noon at hindi ko na siya inutusan pa. Kasalanan ko ito kasalanan ko ito, narinig kong wika ni Mama, habang patuloy sa pag-iyak. Hindi mo kasalanan ang nangyari mahal, magiging maayos din ang anak natin, sagot naman ni Papa. Mas lalo akong nakaramdam ng takot nang biglang umingay ang mga machine na nakapalibot sa walang malay kong katawan, at nakita ko ang sarili kong katawan na biglang nanginig. Nang tinignan ko ang oras, ay saktong nasa alas 12 na ito at huminto sa pag-ikot, gaya ng sinabi ni Mahakali. Hindi ko naman alam kung ano ang gagawin ko, habang tinitignan ang mga magulang ko na tila aligaga sa pagtawag ng nurse at doktor. Habang ako, ay walang ibang magawa kung hindi ang umiyak lang. Teka lang naman. Hindi pa ako pwedeng mawala. Wala pa akong napapatunayan sa buhay. Hindi pa ako nakakahingi ng sorry sa mama at papa ko. Umiiyak na sigaw ko. Bigyan mo pa ako ng konting oras please, ano ang kailangan kong gawin? Puno ng takot na tanong ko kay Mahakali, habang patuloy pa rin sa pagluha ang mga mata. Nakita ko kung paano napangiti si Mahakali, bago marahang isinaldak ang hawak na tungkod sa lapag. Bahagya akong napangiwi nang maglabas iyo ng tila nakakasilaw na liwanag, at nang matapos ay agad akong napatingin sa orasan, at patuloy na iyon sa pag-ikot. Para rin akong nakahinga ng maluwag nang makita na naging stable ang katawan kong nakahiga pa rin sa hospital bed. Hindi madali ang gagawin mo Priam, dahil muli nating dadayain ang oras. Pero wala kang ibang pagpipilian kung hindi ang gawin ito, iyon ay kung gusto mong mabuhay, nakangiti at makahulugan na saad naman niya. Sino ka ba talaga ha? Bakit mo ba ginagawa ito? Ano ba talaga ang nangyayari? Sunod-sunod na tanong ko naman. Kagaya ng sinabi ko, ako ang oras. Hindi ako masama Priam. Kung tutuusin, tinutulungan kita. At kung tatanungin mo ako kung bakit ginagawa ko ito, sabihin na lang natin na, gusto kong magkaroon ng masayang pagtatapos ang bawat kwento, sagot niya bago muling ngumiti. Alam ko na marami kang gustong itanong, pero hindi ko ibibigay sa'yo ang lahat ng sagot. Kasi isa sa dapat mong gawin, ay hanap pa ng sagot ang mga tanong na naglalaro sa isip mo. Pero may isang bagay akong ipapakita sa'yo. Sa tingin ko ay sapat na ito para malaman mo kung gaano kahalaga ang misyon mo, mahabang dagdag pa niya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ay muli niyang isinaldak sa lapag ang hawak niyang tungkod. Napangiwi na naman ako nang maglabas na naman iyon ng nakakasilaw na liwanag. Agad din akong nakaramdam ng pagkahilo, nang mapansin na tila umiikot ang paligid. Kumbinsido ako na panaginip o bangungot lang ang nangyayari, kasi parang sobrang imposible na may makaharap akong isang kagaya ni Mahakali. Pero parang ang hirap ding paniwalaan na panaginip o bangungot nga ito, dahil ramdam na ramdam ko ang lahat. Maya-maya pa ay agad akong napaluhod, at mariing napapikit dala ng labis na pagkakahilo.
Pero pagkaraan lang ng ilang segundo, ay naramdaman ko na tila gumaan na ang lahat. Nang iminulat ko ang mga mata ko, ay unang bumungad sa akin ang kadiliman ng gabi. Wala na kami ni Mahakali sa ospital, pero parang pamilyar sa akin ang lugar. Pero ang mas nakakagulat ay ang makita na sobrang daming tao sa lugar, karamihan sa mga iyon ay mga pulis. Tignan mong mabuti ang mangyayari, Priyam, narinig kong saad ni Mahakali. Adolfo Ignacio, inaaresto ka namin sa salang pagpatay kay Troy Hidalgo. May warrant of arrest kami para sa'yo. May karapatan kang manahimik. Ano man ang sabihin mo ay maaaring gamitin sa'yo sa loob ng hukuman. May karapatan ka ring pumili at kumuha ng sarili mong abogado, kung wala kang kakayahan ay korte ang kukuha ng isa para sa'yo, saad ng isang pulis habang pinuposasan ang lalaki. Teka, Adolfo Ignacio. Lolo ko yan, gulat na wika ko, kaya nakangiting tumango sa akin si Mahakali. Muli akong napatingin kay Lolo na batang-bata pa, kamukhang kamukha niya si Papa. Nakayuko lang siya at hindi umiimik habang isinasama na ng mga pulis. Napalingon pa ako sa isang lalaki na nakahandusay sa malamig na sahig. Wala na itong buhay pero masagana pa rin ang dugo na lumalandas sa kaliwang sentido nito, na nagmula sa bala ng baril na doon tumama. 14 ng Pebrero, taong 1975, aksidenteng makakapatay ang lolo mo, pero walang aksidente sa batas, kaya mahahatulan siya ng kamatayan din, saad ni Mahakali kaya agad akong napasinghap. Ngayon naiintindihan mo na ba, kung bakit sinabi ko na ako ang rason kung bakit nabuhay ka? Kasi ay minsan ko nang dinaya ang tadhana para sa inyo. Minsan na akong gumawa ng paraan, para hindi mangyari ang insidenteng ito. Dahil hindi ko gustong nakakakita ng masakit at malungkot na pagtatapos. Pero hindi ko nauulitin pa yon. Sa puntong ito, nakasalalay na sa mga kamay mo kung ano ang mangyayari, kailangan mong baguhin ang nakaraan sa sarili mong paraan. At kapag nagawa mo, makakabalik ka sa dati mong buhay, pero kapag hindi, tuluyan ang titigil ang oras mo. Marami ang magbabago, at marami rin ang maglalaho na parang bula. Hindi lang ikaw, maging ang iba pang tao na malalapit sa'yo, mahabang wika pa niya. Bigla akong natahimik sa narinig. Kung tama ang pagkakaalala ko, base sa mga napag-aralan namin noong nag-aaral pa ako, may death penalty na sa Pilipinas noong 1975. Kaya hindi malabo na mahatulan nga si Lolo ng death penalty kung nakapatay siya, at kung maaga ring nawala si Lolo, hindi mabubuhay si Papa at ang ibang mga tito at tita ko. Maging ako, at ang mga pinsan ko. Sa totoo lang, hindi ko pa rin talaga alam kung maniniwala ako na totoo ang nangyayari sa akin ngayon. Dati kasi ay sa pelikula ko lang napapanood ang ganito, ngayon, at ang hirap lang talagang maniwala na ganito na rin ang nararanasan ko ngayon. Magdesisyon ka na. Susugal ka ba para baguhin ang nakaraan? O tatanggapin mo na lang na hanggang dito ka na lang talaga, tutal wala ka rin namang pakialam at pagpapahalaga sa oras, hindi ba? Tanong pa niya sa akin. Sunod-sunod na paglunok ng laway ang ginawa ko, at hindi ako agad na nakasagot. Kapag kasi sumugal ako at nagawa ko ang dapat kong gawin, ang pigilan nga na makapatay si Lolo, ay magkakaroon ako ng chance na muling bumalik sa dati kong buhay. Magkakaroon ako ng chance na humingi ng sorry sa mga magulang ko. May magagawa pa ako para baguhin at ayusin ang buhay ko. Pero kapag hindi ako sumugal at nagpasyang mawala na lang, alam ko na masasaktan ang mga magulang ko sa pagkawala ko. Siguro ay matagal na sisisihin ni Mama ang sarili niya, pero alam ko rin naman na darating ang araw na makaka-move on din sila. Mariin akong napapikit kasi ay hindi ko talaga alam ang gagawin ko, pero sa huli ay naglakas ako ng loob na muling mag-angat ng tingin kay Mahakali. Gagawin ko ang lahat, para bumalik lang kami sa dati, mahina ang boses na saad ko, nagkibit naman ang balikat si Mahakali bago itinapat sa akin ang hawak niyang tungkod. Muli na naman yung naglabas ng nakakasilaw na liwanag, pero ilang segundo lang ang tinagal noon. Nang matapos ay nakita ko ang isang kwintas na nakasuot sa akin, may pendant iyon na orasan. Bago sumapit ang alas 12 sa orasan na suot mo, dapat ay magawa mo na ang dapat mong gawin.
Dahil kagaya ng sinabi ko, kapag nabigo ka, marami ang magbabago, at marami rin ang maglalaho na parang bula, na parang hindi sila kailanman naging parte ng mundong ito, saad niya sa akin. Muli niyang itinaas ang hawak na tungkod, at kagaya kanina ay naglabas na naman iyon ng nakakasilaw na liwanag. Muli ring umikot ang paligid, na labis na nakakahilo. Teka lang, ano ba talaga ang kailangan kong gawin? Sigaw at tanong ko kay Mahakali, kahit pa sobra akong nahihilo sa mabilis na pag-ikot ng paligid namin. Magkatulad kayong dalawa, Priyam. Baguhin mo ang pananaw niya sa buhay. Turuan niyo ang isa't isa, na pahalagahan ang oras, kapag nagawa mo, babalik ang lahat sa dati. Pero tandaan mo, magtagumpay ka man, mananatili ang kahit na anong pakiramdam sa puso mo. At habang buhay mo yung dadalhin, bilang aral, narinig kong saad niya. Gusto ko sanang itanong sa kanya kung sino, pero hindi ko na nagawa pa. Malakas akong napasigaw ng pakiramdam ko ay nahulog ako sa kung saan, tapos maya-maya pa ay napangiwi ako nang bigla akong bumagsak sa malamig na sahig. Nagdulot din yun ng malakas na tunog dahil sa lakas ng impact. Sino iyan? Narinig kong sigaw ng isang lalaki na nilihis pa ang shower curtain. Napanganga naman ako nang makita na wala itong kahit na anong suot. Pero ang mas nakakagulat ay ang makita na siya yung lalaking nakahandusay at aksidente na napatay ni Lolo. Siya si Troy Hidalgo. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Manyak ka ano? Malakas na sigaw niya sa akin, bago mabilis na hinila ang isang tuwalya at pinulupot iyon sa bewang niya. Hindi naman ako makasagot kasi ay hindi ako makapaniwala sa nangyayari. Sino ka sabi? Hindi ka ba sasagot ha? Gusto mo bang tumawag ako ng pulis? Paano ka nakapasok dito? Sunod-sunod na sigaw pa niya. Mas lalo na akong hindi nakasagot ng marahas niyang hinila ang kwelyo ko at pinilit na tumayo. Teka lang naman, puno ng kaba na saad ko pero hindi siya nakinig. Pagkabukas niya sa pinto ng banyo, ay hinila ulit niya ako palabas doon, at marahas na itinulak sa may sala kung kaya't napaupo ako sa may sahig. Aray ko naman, hindi ba pwedeng magdahan-dahan, reklamo ko. Nasaan ako? Tanong ko pa sa kanya. Hindi ba dapat ako ang nagtatanong sa'yo niyan? At saka paano ka nakapasok dito? Puno ng diin na tanong niya. Hindi ko alam, okay? Hindi ko alam. Giit ko naman. Pinagluloloko mo ba ako ha? Nagagalit pa rin na saad niya, natakot ako nang bigla siyang lumapit sa akin at umamba na sa sapakin ako. Dala ng takot ay mabilis akong umiwas at aksidente kong nahila ang tuwalya na nakatapis sa kanya, kaya muli na namang bumalandra sa harap ko ang buong siya. Manyak kang hayop ka. Bakla, sigaw niya, bago mabilis na pinulot ang tuwalya. Sorry, sorry na. Agad na saad ko naman. Pwede ba kasing huminahon ka muna ha, dagdag ko pa. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanya ang rason kung bakit nandito ako. 5 minuto, mababa ang boses na saad niya maya-maya pa, kaya napalingon ako sa kanya. Anong 5 minuto, tanong ko naman. May 5 minuto ka para magpaliwanag kung sino ka, at kung paano ka nakapasok dito, sagot niya. Huminga naman ako ng malalim bago pilit na umiti at tumayo. Okay, sa totoo lang hindi ko alam kung saan at paano magsisimula, kasi hindi ko naman gustong isipin mo na baliw ako. But to start with, Priyam ang pangalan ko, 23 years old, pinanganak noong February 14, 2000, paninimula ko kaya agad siyang napangiwi. Ginagago mo ba akong bakla ka ha, sigaw naman niya. Anong taong 2000, eh 1975 pa lang ngayon? Sira ba ang ulo mo? Dagdag pa niya. Parang ganun na nga, pakiramdam ko masisira na ang ulo ko sa nangyayari, nanlulumo na bulong ko naman. Pero hindi na yun mahalaga, okay? Ang sa akin lang ay, nandito ako mula sa hinaharap para tulungan ka na magbagong buhay. Dagdag ko pa, at napangiwi na naman kasi ay tunog baliw na talaga ako. Baliw ka nga, saad naman niya. Hindi ka lang baklang manyak, baklang baliw ka pa, wika niya bago ako mahigpit na hinawakan sa may braso, at hinila papunta sa may pinto. Uy, teka lang naman. Hindi nga kasi kita sinilipon, hindi ako manyak, kasalanan ni Mahakali yun eh,
sa dinami-rami ng pwedeng babagsakan sa banyo pa, paliwanag ko habang hilahila niya ako. Troy, teka lang naman kasi, nakakainis naman ito eh, saad ko kaya muli siyang natigilan. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tanong niya, hindi ko na naman alam kung ano ang isasagot. Okay look, alam ko na mahirap paniwalaan, pero galing talaga ako sa future. Nandito ako para tulungan ka, kasi alam ko na matutulungan mo rin ako, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko kasi ay mahigpit na naman niya akong hinawakan sa may braso. Baliw, bulong pa niya. Hindi nga kasi sabi ako baliw, at mas lalong hindi ako manyak. Wala rin naman akong nakita sa'yo kasi masyadong maliit, sigaw ko naman, muli siyang natigilan at tinignan ako ng masama. Halata sa kanya ang inis, pero napailing na lang siya sa huli bago niya ako muling kinaladkad. Makinig ka muna kasi please, hindi ko lang naman kasi alam kung paano ipapaliwanag ng maayos sa'yo ang nangyayari, kasi kahit sa ang anggulo, magtutunog at magmumukha lang akong baliw, dagdag ko pa, pero hindi pa rin siya nakinig. Nang mabuksan niya ang pinto ay marahas niya akong itinulak palabas, muntik na naman akong ma-out of balance, mabuti na lang at hindi naman iyon nangyari. Huwag na huwag ka nang babalik dito, baklang manyak at baliw. Kung hindi tatawag ako ng pulis, sigaw pa niya bago marahas na isinara ang pinto. Napabuntong hininga na lang ako dahil doon, tapos ay iginala ko ang paningin ko sa paligid. Saka ko napagtanto na gabi na pala yon. Hindi ko tuloy alam kung ano ang gagawin ko. Bigla kong naalala si Lolo, although alam ko na hindi niya ako makikilala, may konting hawig naman ako sa kanila ni Papa. Siguro naman madedaan ito sa lukso ng dugo, at kahit na papaano ay matulungan niya ako. Tama, kailangan ko ng pansamantalang matutuluyan habang nandito ako, bulong ko bago nagpas siyang maglakad na palabas sa gate ng apartment ni Troy. Nang nasa kalsada na ako, ay napabuntong hininga na lang ako nang mapansin na tila hindi pamilyar ang lugar sa akin. Konti, at bihira ang mga bahay dito, tapos ay sobrang tahimik ng lugar. Hindi ko tuloy alam kung saan at paano hahanapin si Lolo. Teka, baka panaginip lang talaga ito, bulong ko ulit sa sarili ko, tapos ay agad akong ngumiti at tumango. Pilit pinapaniwala ang sarili ko na panaginip lang ang nangyayari. Kaya naman masaya akong naglakad sa kalsada. Maya-maya pa ay napansin ko sa hindi kalayuan ang isang perya, muli akong napangiti bago nagpa siya na lumapit doon. Sobrang dami ng mga tao, at sobrang daming nagtitinda ng kung ano-ano. Pero ang nakakuha ng atensyon ko, ay ang nagtitinda ng cotton candy na mula pagkabata, ay paborito ko na. Kung may perya dito, ibig sabihin ay malapit na ang fiesta. February 14 ang fiesta sa barangay namin. Saktong araw ng mga puso at birthday ko. Pero normally, December pa lang ay may perya na. Anong date na po ngayon? Tanong ko sa lalaki na nasa unahan ko. December 10, sagot niya, kaya marahan akong tumango at ngumiti. In fairness, kahit sa panaginip may mababait pa rin, bulong ko pa sa sarili ko. Salamat po, wika ko, bago siya umalis. Cotton candy nga po, nakangiti na saad ko sa tindera, sinuklian naman ito ang ngiti bago niya ako binigyan ng cotton candy na nasa malinaw na plastic. Hindi naman ako nagdalawang isip na buksan at kainin yon, tapos ay naglakad na palayo sa pag-aakalang panaginip nga lang ang lahat. Sir, hindi ka pa nagbabayad, 5 sentimo lang yan, narinig kong wika ng tindera, kaya agad akong natigilan sa paglalakad. Muli akong lumingon sa kanya na may halong kaba, tapos ay pilit pang ngumiti. Wala ka bang pambayad? Nakakunot ang noo na tanong niya sa akin. Hindi pamilyar ang hitsura mo, galing ka bang Maynila? Bago ka lang ba dito? Tanong pa niya, peke naman akong umubo kasi ay hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi mo kailangang matakot o kabahan kung wala kang pambayad, hindi naman ako madamat, nakangiti na dagdag pa niya. May problema ba rito Agnes? Narinig kong tanong ng isang pamilyar na boses, kaya agad akong napalingon. Nakita ko naman si Troy na nakatingin sa amin. Agnes. Nalilitong tanong ko bago muling napalingon sa babae,
Pinakatitigan ko siya at bahagyang umawang ang bibig ko nang mapagtanto na siya ang lola ko. Malawak pa akong napangiti kasi ay sobrang ganda niya. Hindi Troy wala, kinakausap ko lang siya at mukhang bago siya sa probinsya natin, sagot ni Lola bago muling ngumiti sa akin. Pilit na lang din akong ngumiti bago marahang tumango, tapos ay nagsimula ng maglakad palayo. Sobrang ganda at sobrang bait ni Lola. Pero bakit sila magkakilala ni Troy? Ano ang koneksyon nila sa isa't isa? Teka, may kinalaman ba si Lola kung bakit magiging magkaaway sina Troy at Lolo? Hindi ko alam. Ngayon pa lang ay nalilito na ako sa mga nangyayari. Panaginip pa ba ito? Hindi ko pa rin talaga alam. Pero pakiramdam ko ay hindi na. Habang marahang naglalakad ay parang sumasakit ang ulo ko kaiisip ng mga nangyayari. Alam kong paulit-ulit na, pero hindi ko na talaga alam kung ano pa ang paniniwalaan ko. Hoy baklang baliw, narinig kong saad ni Troy kaya agad akong napalingon sa kanya. Sino ka ba talaga ha, at bakit kinakausap mo si Agnes, madiin na saad niya sa akin? Priyam nga kasi ang pangalan ko, at tigilan mo nga ang katatawag niyan sa akin kasi hindi nakakatuwa, iritadong sagot ko naman. Teka, may gusto ka ba sa lola ko, gulat na tanong ko pa. Baliw ka ba talaga? Sino ba ang lola mo at bakit naman ako magkakagusto sa kanya? Hindi rin ako pumapatol sa matanda. Sigaw niya sa akin. Huwag ka na ulit lalapit kay Agnes, baka kung ano pa ang magawa ko sa'yo, dagdag pa niya. Mahina naman akong natawa, kaya mas lalong naging masama ang tingin niya sa akin. Anong nakakatawa, naiinis na tanong pa niya. Wala lang, sagot ko. Hindi ko naman masabi sa kanya na hindi niya ako dapat pagselosan, kasi hindi ko rin masasabi ang rason kung bakit. Alam ko naman na hindi siya maniniwala at mahirap nang mapagkamalan ulit na baliw. Kahit pa alam ko na yon na talaga ang tingin niya sa akin. Alam mo, hindi ko talaga alam kung sino ka at kung anong ginagawa mo rito, pero sinasabi ko sa'yo ngayon pa lang, ilugar mo ang sarili mo. Hindi mo gugustuhin na makaaway ako, may halong pagbabanta na wika niya. Wow ha, kung makapagbanta ka naman akala mo talaga, eh no? Wala ba kayong subject na GMRC nung elementary at high school ka, giit ko naman. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, sigaw naman niya bago ako kinwilyuhan. Okay, okay, relax. Agad na sagot ko naman, pilit na pinapakalma ang sarili kahit pa natatakot talaga ako sa kanya. Bakit ba ang init ng ulo mo sa akin ha, wala naman akong ginagawa sa'yo eh, dagdag ko pa. Magtatanong ka pa, eh bigla ka na lang pumapasok sa apartment ko, tapos kung ano-anong kabaliwan ang sinasabi mo sa akin. Pasalamat ka nga hindi ako tumawag ng pulis, sagot niya bago ako itinulak. At ang mas nakakainis pa, kahawig mo yung tao na kinaiinisan ko, dagdag pa niya. Bigla akong natahimik dahil sa huli niyang sinabi, tapos ay marahang napatango nang maalala si Lolo. Agad pa akong napangisi dahil doon. Adolfo ba ang pangalan ng tinutukoy mo, tanong ko. Kaano-ano mo siya, tanong din naman niya. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na nanggaling ako sa future? Well, alam kong hindi ka maniniwala, at tatawagin mo na naman akong baliw, kaya hindi ko rin alam kung bakit paulit-ulit pa akong nagpapaliwanag sa'yo, sagot ko. Look, kung may gusto ka kay Agnes, ngayon palang sinasabi ko na, kalimutan mo na yung nararamdaman mo. Hindi kailanman magiging kayo, kasi si Adolfo at Agnes ang magkakatuluyan, ikakasal sila at magkakaroon ng mga anak at apo. Mahabang dagdag ko pa. Mahina naman siyang natawa bago napailing. Baliw ka talaga, sagot niya. Pero alam mo, sa lahat ng baliw na nagsasabi ng kabaliwan, ikaw ang pinaka nakakainis. Tigilan mo na ako, at huwag na huwag ka na ulit lalapit kay Agnes. Sigaw pa niya bago tumalikod na. Akmang lalakad na siya paalis, pero mabilis kong hinawakan ang braso niya kaya naiirita siyang napalingon na naman sa akin. Ano bang gagawin ko para maniwala ka sa akin ha, saad ko? Alam ko na mahirap, kasi ako rin hindi makapaniwala na nandito ako ngayon, pero nagsasabi talaga ako ng totoo. Dagdag ko pa.
Marahas naman niyang inalis ang kamay ko sa braso niya. Hindi ako kailanman maniniwala sa'yo, sagot niya bago naglakad na paalis. Sa huli ay napabuntong hininga na lang ako dahil sa nangyari. Mahakali naman eh, sa dinami-rami ng tao bakit ang isang ito pa? Hindi ba pwedeng yung medyo mabait naman at hindi pinaglihi sa sama ng loob, nanlulumo na saad ko? Pero agad na namang natahimik nang may mapagtanto at kung ano ang koneksyon ko kay Troy. Bakit pa ako nagtanong, obvious naman na ang sagot, bulong ko pa sa sarili ko. Nagpa siya naman ako na maglakad sa perya para makapag-isip-isip. Maya-maya pa ay muli akong napadaan sa pwesto ni Lola, na nagbebenta pa rin ng cotton candy. Napangiti pa nga ako nang makita na hindi maalis ang maganda niyang ngiti habang kaharap at kausap ang mga bumibili sa kanya. Bigla naman siyang napalingon sa akin nang wala nang bumibili, siguro ay napansin niya na nakatitig ako sa kanya. Gusto mo pa ng cotton candy? Tanong pa niya sa akin. Wala kasi akong pambayad, sagot ko naman, mahina siyang natawa bago ako binigyan ng isang plastic noon. Hindi ba't sinabi ko naman na hindi ako madamot, aniya? Taga saan ka ba talaga ha, at sinong kasama mo rito? Tanong pa niya. Hindi ko alam eh, hindi ko rin alam kung bakit ako nandito, ang tanging naisagot ko na lang. Napagod na kasi akong magpaliwanag kay Troy, at kung siya ay hindi naniwala, alam ko na wala ring ibang maniniwala sa akin. Kaya mas maigi na hindi na lang sabihin kahit na kanino ang totoong nangyayari sa akin. Wala rin akong kasama, wala akong pamilya, dagdag ko pa. Ang ibig mong sabihin, wala kang matutuluyan dito, tanong pa niya, tipid naman akong ngumiti bago tumango. Pwede ko sigurong mapakiusapan si tatay na tumuloy ka muna pansamantala sa bahay, pero ayos lang ba sa'yo na sa lapag ka matutulog kung sakali? Sakto at naghahanap kami ng tutulong sa amin na magtitinda ng cotton candy, wika naman niya, kaya gulat akong napalingon sa kanya. Talaga? I mean, tutulungan mo ako kahit na hindi mo pa ako kilala? Tanong ko. Mukha ka namang mabuting tao, base na rin sa paraan ng pagsasalita mo, alam ko na may pinag-aralan ka. Sa tingin ko, meron kang hindi sinasabi talaga sa akin, pero kung ano man iyon, hindi kita pipilitin lalo na kung masyadong personal, mahinahon na saad niya. Alam ko na hindi ako dapat agad nagtitiwala sa'yo, kasi ikaw na rin mismo ang nagsabi na hindi pa talaga kita kilala, pero hindi ko alam kung bakit ang ganang loob ko sa'yo, dagdag pa niya, na siyang nagpangiti sa akin. Siguro yon ay dahil may lukso pa rin siya ng dugo na nararamdaman para sa akin, gaya ng sinabi ko na mararamdaman din ni Lolo kapag nakita niya ako. Kasi nga, kahit na hindi pa talaga nila ako kaano-ano sa taong ito, ay isa ako sa mga magiging apo nila sa hinaharap. Huwag kang masyadong nakikinig dito, wika naman ni Troy na biglang lumapit tapos ay umakbay pa sa akin. Pinsan ko ito, medyo maluwag lang ang tornilyo sa utak. Sa akin siya tumutuloy, nakangiti na saad pa niya kaya agad akong napangiwi. Teka, kailan pa tayo naging magpinsan, nalilito na tanong ko naman. Tumahimik ka kung ayaw mong masaktan, bulong naman niya sa akin, pero nang tumingin siya kay Lola Agnes ay matamis siyang ngumiti. Sige na, iuwi ko na muna siya, dagdag pa niya. Halatang nalilito si Lola Agnes sa narinig, pero hindi naman ito kumibo at pilit na lang nang umiti bago tumango. Magsasalita pa sana ako, pero nang maramdaman ko na hinigpitan ni Troy ang pagkakaakbay sa akin, na parang may halong pagbabanta, ay agad akong nakaramdam ng takot. Kaya naman hinayaan ko na lang siya na isama ako sa kung saan. Mas lalo akong kinabahan nang makita na nakalayo na kami sa may perya, tapos ay medyo madilim na sa dinadaanan namin. Ilang sandali pa ay marahas akong itinulak ni Troy. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag ka nang lalapit ulit kay Agnes ha, giit niya. Huwag ka ring papayag na tumira sa bahay nila, o magtrabaho man lang sa kanila. Sigaw pa niya sa akin. Anong magagawa ko, kailangan ko nga nang matutuluyan dito. Kailangan ko ring mabuhay. Sagot ko naman. Tapos ay napangisi nang biglang may maisip. Sige, hindi na ako ulit lalapit kay Lola Agnes, iyon ay kung papayag ka na tutuloy ako sa apartment mo, at ikaw ang magpapakain sa akin, saad ko.
Hinding-hindi mangyayari yan, marami na akong problema at iniisip para dumagdag ka pa, sagot niya. E paano ako mabubuhay dito, sigaw ko. E di huminga ka, huwag kang ang tanga. Sigaw din niya sa akin. Manyak at baliw ka na nga, tanga ka pa, dagdag pa niya. Grabe ka naman mang trash talk, perfect yearn. Sagot ko. Pero agad na napasinghap at hindi nakagalaw nang makita na naglabas siya ng patalim. Huli na ito, at hindi na ako magiging mabait sa susunod. Lumayo ka sa akin, at lumayo ka rin kay Agnes, maliwanag ba? Sa susunod magugulat ka na lang may butas na yung tagiliran mo, dagdag pa niya. Ikaw na rin ang nagsabi na bakla ako, kaya hindi mo ako dapat pagselosan. At saka hindi ka ba nakikinig sa sinabi ko kanina ha? Nanggaling ako sa future, at maniwala ka sa akin, alam ko na hindi magiging kayo, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko, kasi ay marahas niya akong itinulak, kaya napaupo na naman ako. Napangiwi pa nga ako kasi ay malakas ang naging impact noon. Wala akong pakialam sa kabaliwan mo, at malay ko ba kung bakla ka talaga o sadyang baliw ka lang. Basta layuan mo si Agnes, may halong pagbabanta pa rin na wika niya, bago muling ibinulsa ang patalim, at naglakad na paalis. Sunod-sunod na paglunok na lang ng laway ang ginawa ko dahil sa nangyari. Agad ding may namuong luha sa mga mata ko, kasi ay hindi ko na alam ang gagawin ko. Unang gabi pa lang na nandito ako, pero ang hirap na. Paano pa sa mga susunod na araw? Lord, kung panaginip talaga ito, please gisingin niyo na ako, bulong ko pa. Pilit kong sinasabi sa sarili ko na panaginip lang ito, kahit pa ang daming patunay na totoo ang nangyayari. Isa sa mga patunay na iyon ay ramdam ko ang lahat. Muli na lang akong napabuntong hininga, bago nagpas siyang tumayo na. Okay ka lang ba? Napalingon pa ako sa boses na nagtanong, at hindi pamilyar ang mukha ng lalaki sa akin. Opo, sagot ko na lang tapos ay bahagya pang yumuko. Sige po, mauuna na ako, dagdag ko pa. Teka lang, ako nga pala si June. Pagpasensyahan mo na ang isang iyon at baliw lang masyado kay Agnes, huwag ka na lang din masyadong lalapit doon kasi kilala iyon dito bilang Basegulero, nakangiti na saad niya tapos ay naglahad pa ng kamay. Nagdadalawang isip man ay tinanggap ko pa rin naman yon. Priam, pagpapakilala ko. Natutuwa ako na makilala ka Priam, mukhang bago ka lang dito sa probinsya namin, kung may maitutulong man ako, huwag kang mahihiya na magsabi ha, saad pa niya. Salamat June, sagot ko na lang. Tumango na lang siya sa akin at muling umiti, bago nagpas siyang maglakad na palayo. Ako may naglakad na rin pabalik sa Mayperya, kung saan maliwanag ang paligid. Dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, sa huli ay umupo na lang muna ako sa isang gilid. Gusto kong lapitan si Lola Agnes, dahil nga sa offer niyang tulong sa akin. Pero natatakot naman ako na gawin yon, kasi nga ay alam kong bantay sarado siya ni Troy. Alam ko na hindi nagbibiro ang isang iyon, baka bigla na lang akong humilata sa kung saan kasi ay sinaksak na niya ako sa tagiliran. Pero kung sinabi ni Lola Agnes sa akin kanina na magaan daw ang loob niya sa akin sa hindi maipaliwanag na dahilan, baka ganun din ang maramdaman ni Lolo Adolfo kapag nakita niya ako. Pero ang tanong ay kung saan ko siya hahanapin. Teka, nandito pa rin ako sa probinsya namin pero ibang panahon nga lang. Nakakalito kasi ibang-iba ang lugar sa kinalakihan ko na, pero nandito pa rin ako, saad ko tapos ay agad na napatayo. Malapit ang bahay ni na Lolo sa covered court pero saan ang court dito? Tanong ko pa bago iginala ang paningin ko sa paligid. Hindi naman siguro ako mahihirapan na hanapin yun, bulong ko pa, bago nagpas siyang maglakad na paalis sa perya. Habang naglalakad sa madilim na kalsada, ay tumitingin ako sa paligid. Sa totoo lang, hindi ko alam kung nasaan na ako, kasi nga, kagaya ng sinabi ko ay ibang-iba ang lugar sa kinalakihan ko. At hindi ko rin alam kung gaano ako katagal na naglalakad, hanggang sa napagod na lang ako at nagpasya na magpahinga na muna saglit. Magandang gabi po, saan po ang covered court dito? Tanong ko sa isang ginang na dumaan. Malapit sa Mayperya, sagot niya. Bahagya akong napangiwi ng mapagtanto na medyo napalayo na ako doon.
Salamat po, sagot ko na lang bago muling tumalikod para makabalik doon. Tanga ka nga Priyam, bakit hindi ka doon nagtanong-tanong, bulong ko pa sa sarili ko habang naglalakad na. Akala ko ba uuwi na kayo ng pinsan mong si Troy, gulat pa akong napalingon sa nagsalita, at nakita ko si Lola Agnes na nakangiti sa akin. Magpinsan ba talaga kayo, tanong pa niya. Hindi kami magpinsan, walang pag-aalinlangan na sagot ko naman. Sige po, mauuna na ako, saad ko pa. Babalik ka ba sa perya? Magsasara na yon, kaya nga pauwi na rin ako, wika pa nito, pero hindi ako sumagot. Teka, kung hindi kayo magpinsan ni Troy, eh ano pala? Pinagbantaan ka ba niya kasi nag-uusap tayo? Tanong pa niya. Hindi ulit ako nakasagot. Hindi mo kailangang matakot doon, mabuting tao naman yun eh. Gusto mo bang kausapin ko siya? Tanong pa niya, sunod-sunod na pag-iling naman ang ginawa ko. Okay lang ako, at saka hindi niya ako pinagbantaan. Sige na, may pupuntahan pa kasi ako, sagot ko na lang bago naglakad na paalis. Priyam, mahinahon na pagtawag naman niya sa pangalan ko, kaya muli akong natigilan at napalingon sa kanya. Dito lang ang bahay namin, kung sinasabi mo na wala kang pera at wala kang pamilya dito, tiyak ako na hindi ka pa kumakain ng hapunan. Gusto mo bang kumain muna? Nakangiti na saad pa nito. Nang marinig ko iyon, ay saka ko naramdaman na parang nagugutom na nga ako. Nahihiya at nagdadalawang isip man, ay tumango na lang ako sa kanya bilang pagsang-ayon. Kung hindi sana nakakahiya, sagot ko. Halika, pumasok ka muna, wika naman niya bago binuksan ang gate na gawa sa kahoy. Bago ako sumunod sa kanya, ay iginala ko muna ang paningin ko sa paligid, para makasigurado na walang mata ang nakatingin. Kagaya rin ng sinabi ko, mahirap na baka pagkalabas ko dito mamaya, bigla na lang may sumaksak sa akin. Teka lang, hindi ka ba pagagalitan ng mga magulang mo, lalo na ang tatay mo, na nagpapasok ka nang hindi nyo kakilala dito, saad ko nang makapasok na kami sa loob. Hindi magagalit si tatay, mabuting tao yon at mahilig na tumulong sa mga nangangailangan, sagot naman niya. Maupo ka muna, at titignan ko kung ano ang pwede kong maihain sa'yo, dagdag pa niya. Marahan na lang ulit akong tumango, bago naglakad papunta sa hapag at umupo sa isang silya. Ilang saglit pa, ay naglapag na ng plato si Lola Agnes sa harap ko na may lamang kanin, tapos ay itlog naman ang ulam. Ito lang pala ang meron, pasensya na, saad pa niya. Nako, sobra pa po ito sa sobra. Salamat po ulit Lola, bigla akong natigilan nang kumunat ang noo niya. Salamat ulit Agnes, pagtatama ko naman sa sarili ko, kaya mahina na lang siyang natawa at tumango. Gaano ka nakatagal nagtitinda ng cotton candy, tanong ko pa. Wala kasi akong maalala na naikwento nila sa akin noon ni Lolo, na nagtitinda siya ng cotton candy. Ito ang hanap buhay ni tatay, kahit hindi fiesta ay nagtitinda kami nito. Sa ganito niya ako napatapos sa pag-aaral. Ang kaso, maghapon na siyang nagtitinda, at sayang naman daw ang kikitain sa gabi lalo na't may perya, kaya nga ako ang pumapalit sa kanya. Kaya rin naghahanap sana kami ng makakatulong sa pagtitinda sa gabi, lalo na't kahera rin ako sa isang grocery sa may bayan tuwing umaga, at delikado daw kasi para sa isang babaeng kagaya ko na umuuwing mag-isa kapag gabi, mahabang sagot niya. Pag-isipan mo ang alok ko na magtinda para sa amin, dagdag pa niya, kaya tipid na lang akong ngumiti bago nagpatuloy sa pagkain. Gaano mo kakilala si Troy, tanong ko, iniiba ang usapan. Saglit naman siyang natigilan bago ngumiti. Magkababata kami ni Troy, hindi gaya ng laging sinasabi ng iba na masama ang ugali niya, mayabang, pariwara at basegulero, alam ko na mabuti siyang tao. Siguro hindi lang talaga alam ng iba kung paano siya pakikisamahan, o kung paano sasakyan ang ugali niya. At kung ano man ang ugali na pinapakita niya ngayon sa iba, alam ko na meron siyang malalim na dahilan, mahinahon na sagot niya. E si Adolfo, tanong ko, bahagyang kumunat ang noo niya dahil sa tanong ko. Kilala mo rin si Adolfo, tanong din niya sa akin. Kababata rin namin siya, at alam mo sa totoo lang, dati naman matalik na magkaibigan niyang dalawa.
Hindi ko alam kung bakit isang araw, nagising na lang ako na hindi na sila magkasundo, at hindi na nag-uusap, wika niya. Hindi ba dahil pareho silang may gusto sayo, tanong ko naman. Sino namang nagsabi sayo niyan, natatawa na tanong niya. Wala silang gusto sa akin, at kung meron man, bakit hindi nila sa akin mismo sinasabi, hindi ba? Kaibigan ko lang silang dalawa, dagdag pa niya. Hindi na ako nagsalita, at tipid na lang ulit na ngumiti. Siguro hindi mo lang napapansin, pero alam ko na pareho silang may gusto sayo. At alam ko rin na ito ang magiging rason kung bakit sobra silang magkakagulo, bulong ko pa sa isip ko. Pero kailangan kong makagawa ng paraan, para hindi matuloy kung ano man ang mangyayari. May mahigit 2 buwan pa naman ako, para makaisip ng kung ano ang pwede kong gawin. Kasi ay December pa lang ngayon, at kung tama ang pagkakatanda ko, base sa pinakita sa akin ni Mahakali, February 14 binaril ni Lolo Adolfo si Troy. Saktong birthday ko, at saktong fiesta ng barangay namin yon. Nang matapos kumain, ay nagpahinga lang ako saglit habang kausap pa rin siya. Pero nang mapansin ko na medyo late na, ay saka ako tumayo na. Salamat ulit sa hapunan, Agnes, pero kailangan ko nang umalis, wika ko. Saan ka matutulog, ang akala ko ba wala kang matutuluyan dito, tanong naman niya. Ayaw mo bang dito na magpalipas ng gabi, dyan ka na lang sa lapag, dadalhan na lang kita ng banig, kumot at unan, dagdag pa niya bago itinuro ang sala. May maliit na TV doon, pero walang sofa. May 4 na single na upuan na gawa sa kahoy, pero hindi sapat para mahigan at matulugan ko kung sakali. Hindi na, Agnes, may pupuntahan kasi ako. Pero salamat sa pag-anyaya, sagot ko naman. Sigurado ka ba, malalim na ang gabi, delikado naglalakad mag-isa sa kalsada dito, may halong pag-aalala na saad niya. Muli na lang akong napangiti sa pagiging maalalahanin niya, kahit pa noong bata pa ako, tandang-tanda ko pa na ganito niya ako ituring at alagaan. Kaya ko na ang sarili ko, salamat ulit, wika ko na lang. Hindi na kita pipilitin, pero kung sakaling magbago ang isip mo, bumalik ka lang dito, malumanay na saad niya, kaya tumango na lang ako. Sinamahan naman niya akong maglakad palabas ng bahay. Pagkasara niya sa gate, ay muli lang akong nagpasalamat sa kanya bago naglakad na paalis. Kahit pa medyo kinakabahan at natatakot akong maglakad mag-isa sa madilim na kalsada, ay nilakasan ko ang loob ko. Sinusubukan mo ba talaga ang pasensya ko, gulat pa akong napalingon sa nagsalita, at nakita ko na naman si Troy. Bakit pumasok ka sa bahay nila, anong ginawa mo sa kanya ha? Hindi ba't sinabi ko na huwag ka na ulit lalapit sa kanya? Sigaw niya sa akin. Agad akong napaatras nang makita na naglabas siya ng patalim sa bulsa niya. Teka lang, nakikain lang naman ako, sobra na kasi akong nagugutom, puno ng kaba na saad ko. Nang huminto siya sa paglapit sa akin ay mabilis akong tumalikod at tumakbo paalis. Hindi naman siya nagdalawang isip na habulin ako. Pinilit ko na hindi lumingon, at mas binilisan ko pa ang pagtakbo para hindi niya ako maabutan. Hindi ko kasi alam kung ano ang gagawin niya sa akin, kung sakali man. Hanggang sa maya-maya pa ay may nakita kong isang eskinita, at doon ako pumasok. Hindi ko na nakikita ang dinadaanan ko, dahil nga sa kadiliman ng gabi at iilan lang ang posteng may ilaw na nagbibigay ng liwanag, pero hindi pa rin ako huminto sa pagtakbo. Nang sa tingin ko naman ay medyo nakakalayo na ako't natakasan ko na siya ay bahagya akong lumingon, pero hindi pa rin ako huminto sa mabilis na pagtakbo, hanggang sa nagulat na lang ako nang bigla akong may mabunggo. Agad akong napaupo sa lupa, at natakot sa ideya na si Troy iyon, pero nakita ko ang 3 lalaki na mukhang lasing habang nakatingin sa akin. Hayop pare, trip ka ata ng isang iyan, narinig kong saad ng isa. Nagulat naman ako nang marahas akong hinila sa kwelyo nung nabunggo ko, at hinila rin patayo. Anong problema mo ha? Sigaw pa niya sa akin. Hindi po, wala po. Pasensya na, may humahabol lang po sa akin, puno ng takot na sagot ko, akmang magsasalita pa sana ako, pero hindi ko na nagawa kasi ay bigla niya akong sinikmuraan ng malakas. Agad akong napaubo at napaluhod dahil sa nangyari,
Naramdaman ko rin ang panginginig ng buong katawan ko dala ng labis na panghihina at dahil na rin sa sakit na natamo. Pero mukhang hindi pa siya nakontento, kasi ay muli niya akong hinila ng marahas patayo at sinampal sa magkabilang pisngi. Tama na po please, nang hihina na pakiusap ko, habang lumuluha ang mga mata. Muli na naman akong naubo, at nahirapan sa paghinga ng maramdaman na mahigpit niyang hinawakan ang kwintas na suot ko, iyong kwintas na galing kay Mahakali at sinakal niya ako gamit yon. Iyong kwintas na may pendant na orasan na kasing laki lang ng 5 pisong barya, pero bubbles again naman. Humigpit naman ang pagkakahawak ko sa kamay niya at pilit na inaalis iyon, pero sadyang mahigpit ang pagkakahawak niya. Ilang sandali pa ay marahas niyang hinila iyon at binitawan niya ako, kaya muli na naman akong napaluhod sa lupa habang naghahabol ng hininga. Nakita ko pang ibinagsak niya ang kwintas sa harap ko, at inapakan niya iyon, dahilan kung kaya't nabasag ito. Maya-maya pa ay napapikit na lang ako, habang patuloy sa mahinang paghikbi, lalo na nang maramdaman ko na pinagsisipa nila ako sa likod, sa tagiliran, sa pisngi at kung saan-saan pa. Sobra na akong nanghihina, at wala naman akong ibang marinig sa kanila kung hindi ang tawanan. Pilit ko namang pinrotektahan ang ulo ko gamit ang magkabilang kamay ko, at sa hindi kalayuan, nakita ko ang pagdating ng isang lalaki. Kahit pa nanlalabo na ang paningin ko, ay alam kong si Troy iyon. Troy please, nanghihina na pakiusap ko, na parabang nanghihingi ng tulong sa kanya. Pagkaraan ng ilang minuto, nakarinig ako ng malakas na kalabog, kahit pa nanghihina ay pilit akong nagangat ng tingin, at nakita ko si Troy na nakikipagsapakan na sa 3 lasing na lalaki. Hindi ko alam kung pinagtatanggol ba niya ako o kung ano, gayong siya ang rason kung bakit napunta ako sa ganitong sitwasyon, kasi nga ay gusto ko siyang takasan sa takot na baka saktan niya ako. Ramdam na ramdam ko ang sakit ng katawan ko, ramdam ko rin ang malapot na likidong tumutulo mula sa kaliwang parte ng lobby ko. Hanggang sa nakita ko na lang na nakahandusay na yung 3 lalaki at tila wala ng mga malay. Tumingin naman sa akin si Troy pagkatapos, at akmang lalapit siya sa akin pero hindi niya nagawa. Agad siyang natigilan, kasi ay biglang nagliwanag yung kwintas na nabasag. Maging ako ay parang nabulag sa nakakasilaw na liwanag na yon. Tumagal lang iyon ng ilang segundo, at nang matapos ay nakita kong muli na itong nakasuot sa akin ng maayos, na parabang hindi ito sinira at binasag nung lalaki kanina. Pilit ulit akong nagangat ng tingin kay Troy, at nakita ko ang gulat sa reaksyon niya, na parabang hindi siya makapaniwala sa nasaksihan. Ni hindi siya makagalaw sa kinatatayuan, pero nanatili lang siyang nakatitig sa akin. Kahit pa sobra akong nanghihina ay pilit pa rin akong tumayo, tapos ay dahan-dahan nang naglakad para makaalis na sana sa lugar. Ang kaso, pakiramdam ko, kahit na anong oras ay mawawala na ako ng malay kasi ay nagdidilim na rin ang paningin ko. At hindi nga ako nagkamali, nang medyo malapit na ako kay Troy, ay saka ko naramdaman na parang naging magaan ang lahat. Inasahan ko na muli akong makakaramdam ng sakit kapag bumagsak ang katawan ko sa lupa pero hindi naman iyon nangyari. Bago ko tuluyang ipinikit ang mga mata ko, ay nakita ko ang mukha ni Troy, at naramdaman ko ang pagsalo niya sa akin. Tapos ay hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari, kasi ay naging madilim na ang lahat.